Ngayon po ay atin ang formal na bubuksan ang atin pong pag-aaral tungkol sa original na plano ng Diyos sa ating mga buhay. Ano nga po ba ang plano ng Diyos sa buhay ng tao? Bakit nga po ba nilikha ng Diyos ang tao? So, ang layunin po ng ating pag-aaral sa gabing ito ay para i-present na po si Kristo bilang mabuting balita at tanging daan para ang tao ay makarating sa ating Ama sa kalangitan. So ano nga po ba ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mabuting balita? So the Bible tells us about the good news. Di po ba? Actually po, sa Bible natin matatagpuan ang pinakamagandang balita. Kasi kapag manunood po tayo ng television, ano po ang ating mapapanood? Mga patayan, diba? Holdapan, masamang balita, karamdaman, di ba? Lalo na ngayon yung COVID virus. Yan. So, in fact, we can even say that matatagpuan natin ang pinakamagandang balita sa Biblia sapagkat ito ay nagsasabi tungkol sa pinagmula ng tao at ito rin ay nagsasabi kung saan patutungo ang isang tao pagkatapos ng kanyang buhay sa mundo. At syempre po, dito rin natin makikita o mababasa ang pinakamagandang balita, ang pagmamahal ng Diyos sa buhay ng tao. So ano mga po ba ang original na plano ng Diyos sa buhay ng tao? Why did God create man? Naitanong na po ba natin sa ating mga sarili? Bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos? Ano ang reason bakit ako nag-i-exist sa mundo? Basahin po natin ang sinasabi sa Genesis 1 verse 26. Ang sabi po dito, "Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion." So dun po sa ating binasa ay makikita natin na ang tao po ay special na creation ng Panginoon. Bakit po siya tinawag na special ng creation ng ating Diyos? Sapagkat sa lahat po ng nilikha ng ating Panginoon, ang tao lamang ang nilikhang kawangis ng ating Diyos. Yun po ang sabi sa Genesis 1 verse 26. Sabi doon, "Let us make man in our image according to our likeness and let them have dominion." So ano po ang sinasabi ng Panginoon doon? Ang plano po ng Diyos sa buhay ng tao is number one, to live forever in fellowship with Him. Tayo po ay special na creation ng Panginoon sapagkat sabi nga po doon, sa lahat po ng nilikha ng Diyos, tayo lamang ang nilikhang kawangis niya. And the fact na tayo po ay nilikhang kawangis ng Diyos, nais po niya na tayo ay magkaroon ng isang napakainam na relasyon sa Kanya. And God wants to rule or have dominion over the rest of creation. So makikita po natin doon, even nung panahon pa po ng ating mga magulang, nila Eva't Adan, ang Diyos at ang tao ay mayroon na pong relationship. In fact, pinakita po ito sa Genesis chapter 3, habang sila po ay naglalakad sa halamanan ng Eden, sinabi ng Panginoon sa ating mga magulang, "Anuman uri ng bunga ng punong kahoy sa halaman ng ito ay pwede niyong kainin liban sa isa. Huwag na huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na iyon, sapagkat kapag ito ay inyong kinain, kayo ay mamatay." Subalit dumating si Satanas at nagkatawang ahas at sinabi niya,
Totoo ba na ayaw ipakain sa inyo ng Diyos ang bunga ng punong kahoy niyo? Sabi ng babae, oo, ayaw ng Diyos. Nakainin namin ang bunga ng punong kahoy na ito sapagkat kapag ito ay kinain namin, kami ay mamatay. Ang sabi ni Satanas, nako, huwag kayong maniwala doon. Ayaw ng Panginoong ipakain sa inyo ang bunga ng punong kahoy na yon sapagkat kapag inyong kinain ang bunga, magkakaroon kayo ng kaalaman at malalaman ninyo ang tama at mali. So to make the long story short, kumain ang babae at binigyan pa niya ang kanyang asawa o ang kanyang kasamang lalaki. At doon pumasok ang kasalanan ng tao. So doon po pumasok ang kasalanan ng tao. At ito po ay bad news. Sapagkat dahil po sa kasalanan na ginawa ng ating mga magulang, ito pong fellowship na meron sila sa Diyos ay nasira. Sapagkat ang kasalanan po ay pumasok sa mundo. The man that God created to have fellowship with Him had sinned, and his relationship with God was broken. So makikita po natin sa ilustrasyon, ito pong man at ito pong God, ito pong direct, ito pong straight line na nakita natin kanina ay naputol dahil pumasok ang kasalanan ng tao. At ito po yung masamang balita sapagkat asabi po sa salita ng Panginoon sa Romans 3 verse 23, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So sabi po doon, ang lahat ng tao ay nagkasala. When we say lahat ng tao ay nagkasala, walang exempted. Kahit sino sa atin ay nagkasala sa Panginoon sapagkat ito nga ay minana natin sa ating mga magulang. Ang sabi sa Romans 3 verse 10, it is written, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid, wala kahit isa. At ito po ay masamang balita because we are sinners by nature. Tayo po ay makasalanan. Tayo po ay iniligtas na meron ng kasalanan sa ating mga puso. Ang sabi po doon, therefore, just as through one man, sin entered the world, and the death through sin, thus the death spread to all men, because all have sinned. So we are born with a sinful nature. Ito po ay minana natin sa ating mga magulang. We are also sinner by deeds. Sabi ko nga po kanina, lahat tayo ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Habang tayo ay nabubuhay sa mundo, tayo ay nagkukumit ng pagkakasala, tayo ay nagnanakaw, tayo ay nagsasalita ng bad words, tayo ay nag-iisip. So tayo ay gumagawa ng mga kasalanan. At dahil po sa mga kasalanan na nagagawa natin, at dahil sa mga kasalanan pumasok sa libutan, man is separated from God. Sabi po doon, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng ating Diyos. At ito po yung masamang balita, sapagkat ang sabi sa salita ng Panginoon sa Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Sabi sa Romans 6 verse 23. When we say
death, it means eternal separation o walang hanggang pagkahiwalay sa ating Panginoon. Ibig sabihin po, man will go to hell. Ang isang tao na mayroong kasalanan sa kanyang puso, kapag siya ay namatay, mapupunta siya sa impyerno sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So sinabi po doon sa ating binasang talata kanina na ang lahat ng tao ay nagkasala. So ibig sabihin, maaring tayo ay mapunta sa impyerno sapagkat sinasabi po natin na tayo ay nagkakasala sa Panginoon. At masamang balita ito sapagkat kung ang isang tao na namatay na hindi nakapagsisi sa kanyang mga kasalanan at napunta sa impyerno, hindi na po siya makakaalis doon sapagkat ito ay tinatawag na eternal separation. So kung meron akong sa kasalukuyan, for example, ako ay 35 years old at ako ay mapunta sa hell, kahit dumubli pa yung edad ko, maging 70 years old, 105, 500, 1,000 years, hindi na ako makakaalis sapagkat ito ay eternal separation from the Lord. At masamang balita po ito sapagkat man cannot reach God by good works. Kahit na gumawa pa tayo ng mabuti o kahit na pumasok tayo sa anumang relihiyon, ay hindi sa atin magbibigay ng garantiya upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi po sa Ephesians 2, verse 8 to 9, "For by grace you have been saved through faith, and that is not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Sapagkat kayo ay nangaligtas dahil sa inyong pananampalataya, at ito ay hindi dahil sa inyong mabubuting gawa, ito ay regalo ng ating Panginoon, upang ang sinuman ay hindi magyabang." So makikita po natin dito na ang kaligtasan po ay biyaya ng Panginoon. It is a gift from God. Hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa or not even through religion. So yun po ay masamang balita. Because of the sin that enters to the world, ang tao ay pwedeng mapunta sa apoy ng impyerno. We cannot do nothing to save ourselves from hell. At alam po ng Panginoon na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya ang Diyos mismo ang gumawa ng kaparaanan upang ang tao ay hindi mapunta sa impyerno sapagkat tayo po ay minamahal ng Panginoon. Sabi nga po sa salita ng Lord sa John 3 verse 16, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang kung ang sinumang sa kanya ay sumampalataya, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life." Ano pong sinasabi ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin? Na tayo pong lahat ay minamahal ng ating Panginoong Diyos. Alam ng Panginoon na hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya ang Lord ang gumawa ng solusyon. Ang Lord ang gumawa ng solusyon upang itong problemang ito ay magkaroon ng kalutasan. At ano po yung kanyang ginawa? Ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak. Ano po ang nangyari sa kanyang bugtong na anak? Mula po sa kalangitan, si Jesus
ay nagkatawang tao sapagkat hindi po maaaring maipako ang Diyos. So mula po sa kanyang kalagayan sa kalangitan, ay bumaba sa lupa, namatay para sa ating mga kasalanan, tumanggap ng maraming latay, at ang kanyang banal na dugo ay nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. At sabi po sa salita ng Panginoon, God sent Jesus to die for our sins. Kung meron man dapat mapunta sa impyerno, o kung meron man dapat mamatay, o mapako sa krus, ay walang iba kundi po tayo, sapagkat tayo po ang nagkasala. So balit dahil nga po sa laki ng pagmamahal ng Diyos sa atin, hinayaan niya na mamatay ang kanyang nag-iisang anak upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Sabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan. So ano pong pinapakita noon? Wala pong ibang kaparaanan na ibinigay ang Lord upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan liban sa pangalan ni Jesus. Sabi sa John, Gawa 4 verse 12, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos sa silong ng langit na sukat na nakaikaligtas ng tao liban sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. At sinabi po doon sa ating binasa kanina, sa John 3:16, for God so loved the world, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang kung ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ano po ang dapat gawin ng tao upang siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi po ng salita ng Panginoon, whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So it is not through our good works, it is not through our money, it is not through religion, it is through our faith. Whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. At sabi po sa salita ng Panginoon, si Jesus ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso sa oras na ito. Jesus is knocking at the door of your heart, sabi sa Revelation 3 verse 20. At papaano natin si Jesus papapasukin sa ating mga puso, sa ating mga buhay? Of course, we need to repent from our sins. Sapagkat ang kasalanan po ang naging dahilan kung bakit tayo ay nahiwalay sa Panginoon. Kailangan iayos po natin ang ating mga sarili by repenting from all our sins. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. At pagkatapos natin po itong pagsisihan, we need to surrender our lives to Jesus. Kailangan po natin isuko Isuko po natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesus. At tanggapin po natin si Jesus bilang ating Diyos, Panginoon, at tagapagligtas. Sapagkat wala pong ibang kaparaanan na sinasabi sa Biblia. All we need to do is to believe on what Jesus did on the cross for us. Sa pagkakataon po ito, nais ko po kayong anyayahan sa isang maiksing panalangin. Sabi nga po natin,
We cannot save ourselves. It is only through Jesus Christ, because He is the way, the truth, and the life. Gawin po natin itong isang seryosong bagay sa oras na ito. We will pray the prayer of acceptance. At aanyayahan po natin si Jesus sa ating mga puso bilang ating Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Sabihin mo po ang ganitong panalangin na nagmumula sa iyong puso. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako ay nagkasala at hindi nakaabot sa inyong kaluwalhatian. Inaamin ko po, Panginoon, na ako ay nagkasala sa iyo. Sa oras po ito, humihingi po ako ng kapatawaran. At hinihiling ko po na ako ay linisin mo sa lahat ng aking mga karumihan. Nagsisisi po ako, O Diyos, sa aking mga pagkakasala. Sa oras pong ito, Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso at inaanyayahan kita na manahan at maghari sa aking buhay. Nananampalataya po ako, Panginoon, na namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa aking mga kasalanan. At binubuksan ko po ang aking puso. Pinaghahari kita sa aking buhay. Isinusuko ko po sa iyo, Panginoon. At pinaghahari kita mula sa araw na ito hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat po sa buhay na walang hanggan na regalo mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So si Jesus po ang gasgan. He is our salvation. Let us open our hearts and receive Jesus as our owner, our God, our owner, our ruler, our way to the Father. Sabi po sa John, 1 John 5, verse 11 to 13. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang Anak. Ang pinananahanan ng Kanyang Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng Anak ng Diyos. Kaya kapatid, kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas, makakatiyak ka na ikaw ay mayroong kaligtasan. Maraming salamat po sa inyo pakikinig sa gabing ito. Muli po, nais ng Lord patuloy na maghari sa buhay mo. Nais ng Lord na patuloy na iparana sa iyo ang Kanyang pag-ibig. God wants to enter sa isang napakainam na relasyon sa iyo.
Salamat kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. And once again, this is Joseph Shofar saying God loves you so much. God bless you, kapatid.